Bihis nga ako dahil gusto naming maggala ngayong araw. Ito nga, bumiyahe kami at sobrang thankful ko talaga dahil hindi na sobrang init. Alam niyo naman yung weather lately, grabe, talaga napaka-init. Madalang na nga lang yung paglabas-labas namin ngayon kasi yung init ng panahon talaga nakakatakot. So eto nga, bago kami mamili ng mga damit, pumunta muna kami dito sa may Jollibee para magmeryenda. Alam niyo naman, ang Kuya Maki, paborito talaga yung sopas dito tsaka sundae, kaya ayan, dito na lang kami nagpunta. Inorderan ko nga ng sundae tsaka ng fries si Ella dahil yun lang yung gusto niya, tapos si Maki naman sopas and rice. Para sa akin eto lang yung inorder ko, Jolly hot dog lang talaga tsaka fries. Yung sundae na yan, para kay Kuya Maki yan. Feeling ko kasi kapag ka 4 PM na ako nagmerienda, medyo alanganin na yung oras kasi by 7 PM kumakain kami ng dinner, medyo busog pa ako. Natatawa ako dito kay Kuya Maki kasi ayan, binitawan niya yung sundae nung nakita niya yung sopas na favorite niya. Grabe, tignan niyo naman yung saya ng bata kapag ka nakikita yung favorite food niya. Hindi nga yun pumapayag kapag ka merong tirang sopas, gusto niya ilalagay talaga lahat sa kanin. Kapag ka nga nakikita niya na pumapasok kami sa Jollibee, wow siya ng wow, napakasaya lagi. Alam niya kasi nakakainin itong favorite niyang sopas. Hindi yan mahilig sa chicken, sa burger, sa fries. Ito lang talaga yung gusto niya, tsaka sundae. Si Ella din, sundae gusto niya, tapos fries. Pero hindi naman namin pinapakain ng maraming sundae kasi medyo matamis nga. Tignan niyo naman yung bata, ginagawa pang straw etong maliit na kutsara. Grabe, itong si Kuya Maki, tignan niyo yung kanin, talaga naubos na. Alam niyo, madalas marami pa talaga itong kinakain kesa sa amin, ang liit-liit niya. Pagkatapos doon, bumiyahin na kami papuntang Santa Rita dahil nga mamimili kami ng damit. Hindi para sa amin, para sa bagong yaya ni Ella. Pagpasok pa nga lang namin, nakita na ni Kuya Maki itong mga bagat, ayaw niya talagang tigilan, at sabi ko sa kanya, chinelas na lang yung bilhin pambahay. Ang dami kong mga pinasukat sa kanya dito, pero puro siya no, ayaw niya lahat. Ang bilis lumaki ng mga bata, ngayon nakakapag-desisyon na sila kung ano yung mga bagay na gusto nila. Eh dati naman, kapag gusto natin, wala yan silang magagawa. Ang ending, eto pa yung nagustuhan niya, yung parang beach walk na maliit, tapos ayan, medyo malaki pa nga sa kanya. Maya-maya, hinahanap ko siya, ayan, bumalik na naman dun sa bag, dun sa sulok dun. Sobrang na-in-love talaga siya dun sa bag na yun, binabalik-balikan niya. Eto namang si Ella, etong mga laruan yung talagang hindi tinantanan mula kanina. Meron kasi ditong isang box na parang naka-sale ata, mas mura yung mga yun. Nakakita nga rin siya dito ng mga aso at sabi niya, Pampo daw, kasi yun yung pangalan ng aso namin. Grabe, sobrang saya nila nung nandito kami sa mga toy section. Talagang napaka-happy ng mukha. Hindi naman mall tong pinuntahan namin, pero yung saya nila talagang kakaiba. Doon ko talaga napagtanto na hindi natin kailangan gumastos ng mahal para mapasaya yung mga bata. So ayun, marami na kaming nakuha dito, tapos binayaran na namin. Umunta rin kami dito sa kabila at eto, bumili naman ako dito ng mga tinapay. In fairness, ang sarap ng mga yan. Tapos kinabukasan, naisipan ko nang magpareban. Tignan nyo naman yung buhok ko, talagang kulot na kulot. Ewan ko ba, yan talagang itsura ng buhok ko kapag ka nasa 6 months na. Ganyan na talagang itsura ng buhok ko kapag ka walang reban by 5 or 6 months. Ako kapag gaganyan, talagang ayaw ko nang lumabas kasi talagang nakakahiya na yung buhok ko tsaka sobrang daming trabaho bago ako makalabas kasi nga magpa-plancha ka kaya pa. Ayan, nakapag-decide ako na magpa-reband. Nakakaloka, ang dami ng mga clips ko na to tapos na-delete ko lang ang konti lang ng mga natira dito. Sobrang excited ko pa naman na i-upload to pero ayan, konti lang talaga yung mga clips at wala na ako nakita. After 3 days yung naliguan na, eto na yung itsura niya, napakaganda nga at ayan, nagpakulay din ako ng buhok. Medyo matagal na rin akong walang kulay, talagang black lang yung buhok ko at ayan, medyo naninibago pa ako. Kapag ganitong bagong reband na ako, nako, talagang gusto ko nang maggala niyan. Kasi kapag ganyan, kapag naisipan mong lumabas, pwedeng-pwede. Hindi na ako magpa-plancha ng buhok, hindi na ako mag-e-effort masyado, okay na siya agad. Take note lang po na nung araw na yan, nakaligo na ako ng buhok. Tingnan nyo naman kung gaano katuwid dito sa bandang ani. Alam nyo naman, yan talagang pinaka-pinoproblema ko sa buhok ko, yung kulot-kulot na bandang taas. Ay Diyos ko, masaya na ako na naman, nala na naman sumpa.